Alright guys, in this video, I would like to share something with you. Simple logic lang naman ito. Well, anyway, let's say for example, mayroon tayong imaginary scale banda rito. Ito ay halimbawa ay scale of our problems. Level of difficulty ng problema. Let's say, halimbawa lang. Tapos dito sa kabila naman, ay ganun din, same din na scale. Pero ito ay scale ng as a person, as a human being. You know? Kung anong level natin as a person. Let's say, for example, may dumating sa ating problema at ang level of difficulty ng problema na yan ay level 2 problem. Tapos dito naman sa kabila, let's say, for example, na lang ako ito. Ito yung scale ko as a human being, as a person. It happens to be na ganun lang din ako, level 2 person. Ngayon, ang tanong, malaki ba yung problema na yan o maliit? Well, of course, malaki yan. Kailangan ko na ibuhos lahat, may full capacity and capability para ma-resolve yung problema na yan. Kasi ka-level ko na eh, tama? Pero let's say for example, nag-level up ako ng konti. Halimbawa ay nagiging level 4 person ako. Halimbawa dahil sa pagbabasa ko ng mga libro, pagpapanood ko ng mga informative types of video contents. Let's say for example, nagiging level 4 person ako. Tapos the same problem pa rin, level 2 problem. So, yan, malaking problema o maliit? So, kung kanina, malaki ang problema kasi 2 is to 2. Ngayon, nag-level up na ako, naging level 4 person ako. Nagiging maliit na yung problema na level 2 problem kasi nagiging 2 is to 4 na yung ratio, di ba? So, kung kanina, kailangan kong ibuhos lahat para ma-resolve yung level 2 problem. Ngayon, I only need 50% ng capacity and capability ko para i-resolve yung problema na level 2 problem. Yung kaninang malaking problema, nagiging maliit na ngayon dahil nag-level up ako as a person. So, let's say for example na patuloy pa rin ako nag-level up. Example lang naman, nasa level 8 na ako. Halimbawa lang naman. Pero, in reality, baka nasa level 1.5 lang yata. So, level 8 person ako. Tapos, same problem. Level 2 problem. Ang ratio ngayon, 2 is to 8. So, malaki ba yung problema o maliit? Hindi na yung problema actually, hindi na yung magre-register sa isip ko as problem dahil napaka-kapiranggot na lang yan. Madali nang i-resolve yun. Kasi, bakit? Kasi nasa level ako na hindi ko na poproblemahin yung maliliit na bagay na yan kasi nga, hindi na magre-register sa utak ko sa problem. So, ang point ko dito ganito, wala yun sa kung gaano kalaki ang ating problema. Nandun pala yun sa kung gaano tayo kalaki as a person, as a human being na mag-handle ng ating problema. Kaya guys, napapansin nyo ba o na-experience nyo ba minsan sa mga kaibigan natin o sa ibang tao na malapit sa atin, parang ang laki na ng problema niya. Pero para sa atin, parang napakadali lang naman. Bakit pinoproblema pa? Maliit na bagay na yan. Kung naramdaman mo rin yung ganon, so congratulations sa'yo kasi medyo masasabi natin na medyo mataas yung level mo as yung way of thinking, yung way of understanding sa mga bagay-bagay. I don't know kung malinaw ba pagka-explain ko, pero alam ko naman, you get the gist of it. Kaya guys, ang suggestion ko, we keep growing ourselves as a human being para lagi tayong ahead dun sa mga problemang darating. I hope nakuha mo yung ibig ko sabihin. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye.